Bakit ba kapag nag-spray ka ng pabango sa sarili mo, pagkalipas ng ilang saglit, ang ibang mga tao sa paligid mo ay maaamoy din ng pabango? Ito ay dahil nagkakaroon ng diffusion ng pabango galing sa iyo patungo sa ibang tao. Sa videong ito, tatalakayin natin ang proseso ng diffusion. Alam na natin na ang cell membrane ay nagpapanatili ng homeostasis ng cell sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga pumapasok at lumalabas sa cell. Ang paggalaw ng mga bagay sa loob at labas ng cell ay tinatawag na cell transport. At meron siyang dalawang klase. Merong passive transport na kung saan walang energy na gagamitin ng cell at meron ding active transport na kailangan na gumamit ng energy ang cell. Ang diffusion ay isang uri ng passive transport dahil ang mga molecules ay natural na gumagalaw galing sa lugar na mataas ang concentration nila patungo sa lugar na mababa ang concentration nila. Halimbawa, kung maglagay tayo ng asukal sa tubig, magdi-diffuse sa mga molecules ng asukal sa tubig. At kalaunan, magiging laganap ang asukal sa tubig kahit hindi natin haluin. Ang paggalaw ng mga molecule ng asukal ay galing sa mataas na concentration o yung lugar na siksik sila patungo sa mababang concentration o yung lugar na mas maluwang sila. Nangyayari ang diffusion dahil lahat ng mga molecule ay may paggalaw at ang galaw na ito ay magpapatuloy hanggang makabangga sila ng iba pang molecule. Ang paggalaw na ito ay nangyayari hanggang pare-pareho na ang concentration ng mga molecule. Kapag nangyari ito, tinatawag itong equilibrium. Kapag nasa equilibrium na sila, wala nang mangyayaring diffusion. Kasi nga, wala nang kaibahan ng concentration ng mga lugar. Pare-pareho na sila ngayon. Ngunit tandaan na hindi ibig sabihin na hindi na gumagalaw ang mga molecule. Gumagalaw pa rin ang mga molecule, ngunit pantay na ang paggalaw nila. Halimbawa, kung merong 10 molecule na gumagalaw pa kaliwa, meron ding 10 molecule na gumagalaw pa kanan. Yan ang nangyayari kapag equilibrium. Ang temperature ay nakakaapekto sa bilis ng diffusion. Kapag mas mainit, mas mabilis ang diffusion dahil ang temperature ay sumasagisag sa bilis ng paggalaw ng mga molecule. Tingnan natin kung ano ang nangyayari kapag naglagay tayo ng kape sa 3 baso ng tubig na iba't ibang temperatura. Makikita na mas mabilis lumaganap ang kape sa pinakamainit na baso. Kapag dumaan naman ang mga molecule sa isang membrane, tinatawag itong simple diffusion. Passive transport ito dahil walang energy na kailangan para mangyari ito. Ang simple diffusion ay dumidepende sa laki ng molecule, klase ng molecule at uri ng membrane. Tandaan na ang cell membrane ay binubuo ng phospholipid bilayer at mga protein channels. Kung ang molecule ay nonpolar, tulad ng oxygen o carbon dioxide, madaling pumasok o lumabas sila sa cell membrane. Ito ang proseso kung papaano nakakakuha ng oxygen ang cell at kung paano rin itinatapon ang carbon dioxide. Kapag polar molecule naman, hindi sila nakakalusot sa mga phospholipids. At dapat maliit lang sila para makapasok sa protein channels tulad ng tubig.